Hello mga kabroski, welcome to my YouTube channel. Okay, ito na nga mga kabroski. So, for today's video, sasabihin ko sa inyo kung ano yung magiging reason kung bakit tayo nasabak sa pagbablogging. So, yung gagawin ko, bukod sa sasabihin ko yung reasons, sasabihin ko rin yung magiging content kung bakit tayo nasabak sa pagbablogging. Mayroon tayong 3 reasons para sa pag is hobby. Actually, marami akong hobby na ginagawa kapag hindi masyadong busy sa work. For example, sumasala ko sa mga marathon, sa gym, at kung ano pa yung mga activities na kalimitang ginagawa ko. So, ito yung first time na magbablog ako, na gagawin ko sa tao para ano yung medyo kaiba naman. No! Bukod din sa mga ordinaryong ginagawa. Who I interest. Actually, bukod sa pagtuturo, iba pa rin yung may iba ka pang ginagawa. So, yung pinaka-interest ko dito is maisabak yung sarili ko sa mundo ng pagbibidyo or sa pag-vlogging. Kasi, minsan, kapag wala akong masyadong ginagawa, ang ginagawa ko ay puro pagpipicture lang. So, this time, iba naman yung pagbibidyo. So, tetry ko na mag-vlogging para nang sa ganun, hindi lang naman ito yung paghahakot ng subscribers, pagparamihan ng views, kundi kung ano yung kalimitang usually na ginagawa natin para, you know, maging busy rin tayo sa 3 ay positive, good vibes lang tayo. So, lahat ng video gagawin natin, gusto natin na lahat ng ito ay nagbibigay ng aliw kasi alam naman natin sa mundo natin ngayon, puro problema na lamang ang nangyayari. So, alam natin may problema. Pero, mas isipin pa rin natin kung ano yung ikaliligaya ng sarili. At pagbibigay ng aliw sa mga tao para na sa ganun kahit papaano malimutan yung problema na meron sila. Pero, nandun pa rin naman yun. Problema pa rin yun. Yung nga lang, palakit butas lamang ito. So, yun yung masasabi natin na sa mundo natin ngayon, syempre, dapat positibo lang tayo sa lahat ng bagay. Kahit ano mga problema dumating sa atin. Sinabi ko na nga sa inyo kung ano yung magiging reasons natin kung bakit tayo nalaman natin kung ano yung reasons kung bakit tayo nagpa-vlogging. So, this time, alamin naman natin kung ano yung magiging content ng mga vlogs natin. Yung content na gagawin ko ay minaximize ko na kasi ayoko na marami pang content. So, ito yung mga kalimitan na usually na ginagawa ko at usually na kailangan kong ipakita para nang sa ganun ay maisama natin sa kung ano man yung nais natin maisama doon sa content natin. Okay, number one is travel. So, ang inyong kabroski ay mahilig mag-travel. So, ang nais ko lamang na ihatid sa inyo, bukod sa experience na nakarating din sa lugar na yon, ay makapagbigay rin tayo ng mga impormasyon na hindi kalimitang ginagawa ng mga nagbablogs o yung mga hindi kalimitang ginagawa ng mga nagta-travel sa isang lugar. Ano ba yon? Bibigay tayo ng mga kasaysayan sa isang particular na lugar. Kasi ang inyong lingkod, dahil ako ay mystery major, so nais ko na maiba naman yung pagta-travel natin sa ibang lugar or di kaya sa ibang bansa. And also, bukod doon, yung mga hindi dapat nating gawin sa isang lugar ay may isasama natin sa vlogs natin. And then, bukod doon, yung mga travel tips natin. Halimbawa, sa pag-empake natin ng bagahe, yung tamang pag-prepare natin ng mga gamit, para lang sa ganun ay hindi maging hassle. Kasi ako, bilang isang nagta-travel din,
I make it sure na lahat ng pre-prepare natin gamit ay organized para in case na maghanap ka ng isang bagay ay madali mong makita. So yun yung mga aasahan nyo sa akin. Okay, number 2 is unboxing. So pag sinabi natin unboxing, ang nilalaman actually nito ay puro gadgets. Now, sa gadget, syempre, gusto natin na malaman ng mga viewers kung dapat bang bili ng isang bagay na ito. So, actually, meron na akong i-unboxing sa inyo sa mga susunod na videos ko. So, ayoko muna siyang i-mention. Now, bukod sa pag-unboxing natin, so, gagawa rin ako ng tutorials regarding sa paggamit ng gadget na yon at the same time, yung reviews. Napaka-importante ng review sa isang gadget para malaman natin kung dapat pambilin yung gadget na yon. At the same time, papakita rin natin yung magiging setup ng mga yon at ano ba yung mga dapat nating tandaan kapag bumili tayo ng isang gadget. So, isasama rin natin yun sa magiging vlogs. So, number 3 ay beauty tips or yung skincare. Actually, dapat hindi ko ito isasama sa vlogs ko. Napag-isipan ko lang ito na isama kasi gusto ko rin na ma-share sa inyo kung ano yung kalimitang ginagamit natin. So, may ginagamit ako products na hiyang ako para ma-maintain yung skin natin. So, hindi lang naman ito pagpapakita na ay ikaw ay gwapo, ay ikaw ay maganda. So, sinisigurado rin natin na makapagbigay tayo ng mga tips sa murang halaga. Alam naman natin yung mga products na meron sa merkado ay sobrang napakamahal. So, yung mga ginagamit ko, affordable naman siya. And para maipakita rin natin na ito yung tamang paggamit. Actually, yung mga yon ay hindi na rin iba doon sa iba na gumagamit. So ang lagi lang natin tatandaan ay kung ano yung hiyang sa atin. So ako gumagamit talaga ako niyan kasi iniisip ko rin yung kung sino yung makakasalamuha kong tao, lalo na everyday ang dami kong nakakasalamuhang tao. So kailangan ko talagang i-maintain yung skin natin. Number 4 ay fitness. So, actually, bago lang ako sa fitness industry. So, bakit ba naisama natin sa vlogs ito? So, yung magiging laman ng content na ito ay tungkol sa mga reviews. Reviews saan? Sa paggamit ng mga supplements. So, magbibigay rin tayo ng mga reviews doon sa mga products na ginagamit at yun yung mga products na affordable na medyo makakakuha rin tayo ng gains. So, napaka-importante yun. And mga exercise na ginagawa natin, lalo na kapag nasa bahay ka lang, kasi di naman lahat ng tao ay nakakapunta ng gym, nakakapag-exercise. So, naisama ko siya sa content ko kasi napaka-importante yan. Hindi lang alam naman natin na yung ibang tao ay napaka-busy sa work. So, sinisigurado rin natin na active din tayo para ma-maintain din natin yung health natin. Kasi yun yung isa yun sa mga importante. 5 ay others. Bakit natin nasamang others? Kasi sa tingin ko, may mga gagawin pa akong vlogs na wala dun sa mga nabanggit ko kanina content. So, yung others na yan, nakadepende rin yan sa kung yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero, sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga kalimitang mangyayari. So, for the meantime, so, yun lang ang aking content. So, 5 sila, pero I make it sure na ano pa ba yung mga idadagdag natin para sa ikakaganda ng magiging vlogs. Mga kabroski, nalaman na natin kung ano yung reasons, ano yung content na gagawin natin sa vlogs natin. So, don't forget to like and share and don't forget to click the bell button para lagi kang updated.